guys, welcome to my mini vlog. So for today video, nagawa ako ng buko pandan. Bali itong gulama, niluto ko na siya kagabi pa para matigas na siya. So ginawa ko lang siya, kinayod ko lang siya to strips na ganyan. Hindi ko na siya hiniwa ng pa-cubes. So ang ingredients ko, lagyan ko siya ng makapuno. Then of course, condensed milk, ibap, and cheese. Kaya ako nagawa ng buko pandan kasi meron kami dinner tomorrow sa accommodation. First day of Eid vacation. Yan. So meron kami dessert after namin kumain ng bigating dinner bukas. So pa-dinner yun ng aming head nurse na si Sister Anne. Thank you, Mami Anne, sa pa-dinner mo. So ayan, halo-haloin lang natin. Then next, ilagay ko na natin yung yung iba. Bali tatlo pa lang kan ng iba pinilagay ko. Yung maliliit lang siya, hindi yung malalaki. Ayan, then halo-haloin lang natin hanggang makombine yung gulama dun sa iba milk. Then after that, sinunod ko na yung condensed milk. Bali dalawang condensed milk pala yung nilagay ko dito. Ayan. So halo-haloin lang natin ang ating buko pandan. Di pala ako naglalagay ng sago, ng kaong, or nata. Pero depende naman sa inyo yung guys kung ano yung ingredients na gusto nyo ilagay sa buko pandan. Siyempre tayo may kanya-kanya naman tayong way or paraan kung paano tayo magluto ng ng buko pandan. So ayan, nilagay ko na yung condense. Then sinunod ko na yung makapuno. Ayan. No need to add sugar na guys ha, kasi yung makapuno medyo matamis na siya, then may condensed milk na, and then may ibap, kaya hindi nyo na kailangan lagyan ng sugar pa yung ating buko pandan. Then halu-haluin lang ulit natin. Ayan. So after niyang makapuno, nilagyan ko na siya ng ng keso. Naghiwa lang ako ng maliliit na cubes na pakeso. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Then after that, na matapos na ng gawin, lagay na natin siya sa fridge. Yan.